Maraming salamat sa pagbahagi mo ng yung kwento na magbibigay inspirasyon sa ating mga kababayan. Sa panahon na ikaw ay nasa ospital noong September 2019, ano yung nararamdaman mo at nararanasan noong panahon ng after ng operation mo? Actually po, noong time na yun, 7 days po ako nag-stay doon. Nasa ward po ako. So, madami po kami mga kasama doon. Maya-maya merong mga dumarating doon. And then, meron po ako nakatabi na isa sa may right side din po. Alam niyo po siya, lumalaban siya sa cancer. Sa tongue cancer po. And sabi ko sa sarili ko, siya maganda na lumalaban. And then, narinig po yung usapan ng family niya. Dahil sa word nga, magkakalapit lang doon. Million ang kailangan nila. Pero ako, magkano lang ang babayaran doon dahil gumaginamit ng Panginoon sa atin ng mga doktor. Yes, hindi na sila nagbabayad actually, yung hingila. Pero kung magbabayad sila, aabot din ang million. And then siya, sa tongue siya, tongue cancer. Paano siya nakakain? Paano siya nakakano? So, kailangan pa siyang butasan. Eh ako, mata lang naman ang nawala po sa akin. So, ang iniisip ko nun, I'm so blessed pa din dahil hindi ako nahihirapan kumain, hindi ako nahihirapan mag-recover sa sarili ko. Actually nga po, 2 days pa lang is nakalakad na ako noon, time na yun. At natutuwa ako dahil alam ko na marami rin po nag-pray at marami rin po nung din for me. So yun po yung naging strength ko ng time na yun. And then after po noon, nung nakauwi na ako dito sa Tarlac,
nagmuni-muni ako. And then, nag-post po ako ng isang post ko sa Facebook. And alam niyo po, hindi ko pa yung na-expect na abot po yun ng 6,000 likes. And then, madami po nag-share. Mabot din po na nasa 1,000 plus. And then, someone told me na magsusulat po siya sa parang daily news po about sa mga Pilipina na lumalaman. So, ngayon po, sinulat niya po kung na-inspire daw po sila. So, ako po, hindi po inaano yung sa sarili ko kasi alam po lahat ng yun is sa tulong pa ng Panginoon. So, ang dami pong mga tao na na-inspire, ang dami pong mga tao na gusto lumaban po sa buhay. Dahil nga po din sa kwento ko na pinost ko na po that time sa Facebook year 2018. And then, lately din po, nabasa ko din po yun kung maano yun sa Google. And meron pa rin po yun. At nawala lang po isa umata ko, pero thousand of people na na-inspire daw po sa akin. Sa akin po hindi ko po pinood yun. Pero alam ko po, pinlano po yun ako ng mga na-inspire po ng mga tao. So kung kayo po, meron man po kayong pinagdadaanan ngayon, for me, kayang-kaya yun. Kasi, lalo na kumpleto pa po yung mga katawan nyo, physical ano nyo po, kayang-kaya yun po yun. Dahil wala pong